Ayon nga sa inilabas na balita ni Sam Scaranya ng The Athletic na ang Brooklyn Nets superstar nga na si Kyrie Irving ay kinuha o tinanggap na ang kanyang player option para sa 2022-2023 season na nagkakahalaga ng $37 million deal. Kaya naman malabo na nga itong makuha ng Los Angeles Lakers sa pagsisimula ng season dahil ang tanging paraan nga lang upang makuha ito ng Los Angeles Lakers ay hindi na nila maaaring magawa. Ang mga paraan nga na pwede sana nilang gawin upang makuha nga si Kyrie Irving. Una, kinakailangan nga nitong tanggihan ang kanyang player option sa Brooklyn Nets. Pangalawa, kinakailangan niya nito mag-pay cut sa kanyang player option upang maging $30 million na lang ang kontrata nito. Pangatlo, kinakailangan niyang pumayag ng Brooklyn Nets sa i-offer ng Los Angeles Lakers na package. At ang pang-apat naman, kinakailangan niyang pumirma ng isang mid-level exception na nagkakahalaga ng $6 million ni Kyrie Irving, na sa unang hakbang pangalang ay bigo na ang Los Angeles Lakers. Subalit ayon naman sa inilabas na balita na kung saan, ayon nga sa isang staff ng Los Angeles Lakers ay hindi nga daw niya maintindihan kung bakit dismayado ang lahat sa hindi pagpunta ni Kyrie Irving sa Los Angeles Lakers dahil meron pa nga din daw silang isa sa mga best point guard of all time at yan nga ay walang iba kundi si Russell Westbrook na kung saan mukhang ito nga ulit ang magiging point guard nila next season. At mananatili nga na sina LeBron James, Anthony Davis at Russell Westbrook ang kanilang big 3 at sana nga maging healthy na ang buong Los Angeles Lakers sa buong season. Kaya naman kung ikaw ang aking tatanungin kami sports, ano ang masasabi mo? Ano ang masasabi mo sa pagkabigo ng Los Angeles Lakers na makuha si Kyrie Irving? Mag-comment ka na at huwag din kalimutan na mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!